kaka-MV. Tunghayan po natin ang last part ng ating kwento. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Niyaya ni Kayla si Hazel na pumunta sa kung saan. Nagpanggap ito na tutulungan niya si Hazel na maalaala ang kanyang nakaraan. Ngunit ang mapansin ni Hazel na kanina pa sila nagpapaikot-ikot ni Kayla ay bigla na siyang kinabahan. Nakita niya ang galit na nakaukit sa mukha ni Kayla. Parang gusto niyang pagsisihan na sumama pa siya sa babaeng iyon. Kayla, ano? Nagulat si Hazel sa tono ng pananalita ni Kayla. Saan ba talaga tayo pupunta? Sa impyerno. Kayla, ano ba? Hindi ikaw si Hazel. Pinipilit pa din ito na hindi siya ang asawa ni Matthew. Ako nga si Hazel. Kahit wala akong maalaala, alam ko na mahal ko si Matthew at mahal niya rin ako. Manahimik ka. Ako lang ang pwedeng mahalin ni Matthew. Ako lang at wala nang iba. Parang wala na sa kanyang sarili si Kayla. Kung makapagsalita ito, ay parang obsessed na ito kay Matthew. Kayla, makinig ka. Mag-asawa na kami ni Matthew at wala ka nang magagawa kundi tanggapin iyon. Bata ka pa at marami ka pang lalaki na pwedeng makilala. Ayoko ng iba. Si Matthew lang ang gusto ko. Pero Kayla, bakit hindi na lang ikaw ang lumayo at maghanap ng ibang lalaki? At ipaubaya mo na lang si Matthew sa akin. Nagtitimpi na lang si Hazel sa babae. Gusto niyang sabihin na hindi naman ito gusto ni Matthew at siya lamang ang minamahal nito. Kayla, mag-asawa na kami ni Matthew at nagmamahalan kaming dalawa. Mahal ka lang niya kung ikaw nga talaga si Hazel. Pero sigurado ako, ikaw si Rose. Hindi pa rin matigil si Kayla sa pagpilit nito sa kung ano ang pinaniniwalaan niya. Hindi na alam ni Hazel kung anong klaseng pagpapaliwanag pa ang sasabihin niya. Alam mo ba kung bakit? Nakasisiguro akong hindi nga ikaw si Hazel. Bakit? Dahil ako ang pumatay sa kanya. Alam kong baguhan pa lamang siya sa pagmamaneho. Kaya tinanggalan ko ng preno ang sasakyan niya. Kaya sigurado akong namatay na si Hazel. Hindi makapaniwala si Hazel sa pag-amin na iyon ni Kayla. Hindi niya akalaing magagawa iyon ng isang babae dahil lang sa pagkahumaling sa kanyang asawa. Kaya alam kong hindi nga ikaw si Rose. Pero kung pipilitin mo talagang magpanggap na si Hazel para lang makuha mo sa akin si Matthew, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka katulad ng ginawa ko sa kakambal mo. Dito na nagsimulang matakot si Hazel. Kayla, huwag mong sabihin yan. Ako ang babaeng hindi marunong magbiro, Rose. At hindi mo ako mapipigilan pa. Kayla, ihinto mo ang sasakyan. Hindi na siya pinapakinggan ni Kayla at lalo pang pinaspasan ang pagmamaneho. Kayla, please, itigil mo na ang sasakyan. Bakit? Gusto mo na bang bumaba? Oo! Agad ay inalis ni Hazel ang seatbelt. Naghanda na siya para sa pagbaba niya sa sasakyan. Pero nagulat siya nang abutin ni Kayla ang pinto sa kanyang tagiliran. Kahit na umaandar pa ang sasakyan, ay itinulak siya ni Kayla papalabas. Nagpagulong-gulong si Hazel sa kalsada. Pinagmamasdan pa rin niya ang matuling pagpapatakbo ni Kayla ng sasakyan. Bago pa siya mawala ng malay, ay nakita pa ng kanyang mga mata ang pagsalpok ng kotse sa isang poste. Parang bigla namang may kung anong alaala ang pumasok sa kanya. Rose! Rose! Sabi nito pagkatapos ay nawalan na ng malay. Nasa ospital na siya nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata. Nakita niya nakatabi na niya si Matthew at hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Matthew! Hazel! Salamat naman at nagkamali ka na. Si Rose, tanong nito sa kanya. Sinong Rose?
Napapikit si Hazel at pilit na inaalaala ang nangyari. Si Kayla. Bago sagutin ni Matthew ang asawa, ay huminga muna ito ng malalim. Wala na siya, Hazel. Patay na siya at hindi na umabot pa sa ospital. Matthew, inamin na niya sa akin ang lahat. Siya ang may kagagawa ng aksidente noon. Tinanggalan niya ng preno ang kotse na niregalo mo sa akin noon. Tumaloy ang galit sa katawan ni Matthew dahil sa kanyang nalaman. Kanina ay itinulak niya ako papalabas ng sasakyan. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kagustuhan niya na mawala ako sa kanyang landas. Nang nasa kalsada na ako, ay nakita ko pa ang pagsalpok ng kotse sa isang poste. At iyon na ang huli kong naalaala. Mukhang tadhana na talaga ang sumingil sa mga kagagawa niya. Kahit kailan, ay hindi talaga magwawagi ang may maitim na balak sa kapwa nila. Tumangu-tangu na lamang si Hazel sa kanyang asawa. Nasa isip pa rin nito ang ginawa ni Kayla sa kanya. Pero kahit na ganoon ang nangyari, ay nalulungkot pa rin siya para sa sinapit nito. Han, kanina inabanggit mo si Rose. Bakit mo siya hinahanap? Siya ang namatay sa kotse noong nakaraang taon. Napatitig sa kanya si Matthew at matagal din itong hindi nakakibo. Ibig sabihin ay nakakaalaala ka na? Nakangiting tumango ang babae sa kanyang asawa. Oo, naalaala ko ang mga nangyari sa aksidente noong isang taon nang makita ko ang pagbangga ng kotse ni Kayla sa poste. Pero sino ba si Rose? Parang nalilitong tanong ni Matthew sa kanya. Kakambal ko siya, Matthew. Pero bakit hindi mo siya nababanggit sa akin noon? Bago pa magsimulang magkwento si Hazel tungkol sa kanilang dalawa, ay inihanda niya muna ang kanyang sarili. Isinilang na magkamukhang magkamukha sina Hazel at Rose. Ngunit mga bata pa lamang sila, ay kita na ang pagkakaiba ng ugali ng dalawa. Si Hazel ang masayahin, masigla, mabait at palakaibigan. Samantalang si Rose naman ang kabaligtaran. Ito ang sinungaling, salbahe at ubod ng silosa at inggitera. Mas gusto nito na mas mahal siya kesa kay Hazel. Pero paano mo ba naman gugustuhin ang isang taong masama ang ugali? Kahit ang mama nila ay napalayo na ang loob kay Rose. Pakiramdam niya ay ang papalang nila ang tanging kakampi nito. Kaya nagkaroon ito ng galit kay Hazel at sa mama nila. Noong minsan ay itinulak niya si Hazel sa hagdan, ay pinagalitan siya ng kanyang mama. Dahil sa inis nito, ay itinulak niya rin sa hagdan ang kanilang ina. Masama ang pagkabagsak ng kanilang mama sa semento, kaya ito ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Marami na din ang nagsasabi sa kanilang ama na ipatingin sa isang psychiatrist si Rose. Sinunod naman niya ang payo ng nakararami sa kanya. At hindi nga sila nagkamali. May problema nga sa utak ang kakambal niya. Pilit niyang kinalimutan ang nangyari sa kanilang mama. Pero naalarma naman ang kanilang papa dahil sa pagsunog ni Rose ng kwarto ni Hazel. Mabuti na lang at walang nangyaring masama dahil agad na nasagip si Hazel ang kanyang papa. Kaya nga noong sumunod na araw, ay pinakonfine na ng kanilang papa si Rose sa isang mental institution. Madalas naman nilang dalawin si Rose, ngunit nang mamatay na ang kanilang ama, ay si Hazel na lang ang palaging bumibisita sa kanya. Kasal na noon sina Matthew at Hazel, nang biglang sumulpot si Rose sa labas ng kanilang bahay. Paalis sana siya noon, dala ang kotseng niregalo sa kanya ni Matthew. Pinipilit ni Rose na siya ang magmaneho ng sasakyan. Ayaw sana ni Hazel, ngunit nagpumilit pa rin si Rose. Dito niya nalaman na tumakas pala sa mental si Rose at sumama sa isang taxi driver. At doon daw siya natutong magmaneho. Rose, bakit ka naman tumakas? 8 taon na ako sa lugar na iyon at alam kong magaling na ako. Pero ayaw pa rin nila akong palabasin. Kaya napilitan akong tumakas na lang doon. Sandali nga lang. Bakit parang hindi ka naman masaya na nakita tayo ulit? Masaya ako, Rose. Pero paano mo nalaman ang bahay ko? Takang tanong niya sa kakambal.
nag-iwan ka ng address mo sa institusyon. Pero noong puntahan ko iyon, ay lumipat ka na raw, sabi ng roommate mo. Siya na rin ang nagbigay sa akin, nandito ko nga raw nakatira. Tama pala ang sinabi niya. Napakaswerte mo, dahil mayaman at gwapo ang napangasawa mo. Ngiti lamang ang isinukli niya sa kanyang kakambal. Pumwesto na si Rose sa driver's seat at si Hazel naman sa katabi niya. Ay, wala nga pala akong lisensya ha. Eh paano ka magmamaneho? Eh di pahirimin mo na lang ako ng lisensya mo. Total, magkamukha naman tayo. Kukunin na sana ni Hazel ang kanyang lisensya sa loob ng bag. Ngunit mabilis namang hinablot ni Rose ang bag niya. Sa akin na muna itong bag mo. Para kung sakaling magkaroon ako ng violation, ay hindi halata hindi sa akin ang lisensya. Hindi na nakapagsalita si Hazel. Hinayaan niya lang ang kanyang kakambal sa kung ano ang gusto nito. Binuhay pa ni Rose ang makina ng sasakyan. Ang ganda naman ng singsing mo, sabi ni Rose na nakatingin sa daliri ni Hazel. Ah, wedding ring ko ito. Pasukat naman ako. Ha? Nabigla si Hazel sa hiniling sa kanya ng kapatid. Sige na, isusukat ko lang naman eh. Huwag ka nang madamot. Hindi man siya payag, ay hinubad pa rin ni Hazel ang singsing at inabot iyon sa kakambal. Agad naman iyong sinuot ni Rose. Ay, ang ganda oh. Kasyang-kasya sa akin. Pinaandar na ni Rose ang sasakyan. Matulin ang pagpapatakbo nito at kung saan-saan pa nito dinala ang kotse. Alam mo, inis na talaga ako sa'yo. Palagi na lang ikaw ang maswerte. Ikaw na lang ang parating gusto ng lahat. Sandali lang nating nakasama si Mama. Pero ikaw ang paborito niya. Si Papa naman ay mas matagal na nabuhay. Pero ikaw ang nakasama niya. Samantalang ako, 8 taon akong nabuhay ng mag-isa sa loob ng mental. Ngayong nakalabas na ako, ay nalaman ko pang napakaganda na ng buhay mo. Paano kaya kung magpalit na lang tayo ng katauhan? Biglang kinabahan si Hazel sa sinabi ng kanyang kapatid. Seryoso ba ito sa kanyang mga sinasabi? Anong ibig mong sabihin, Rose? Ako na lang ang magiging si Hazel at ako ang uuwi sa asawa mo. Ikaw naman ang magiging si Rose. Naisip ko din na wala namang kwenta si Rose, kaya bakit hindi na lang natin siya alisin dito sa eksena? Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Rose sa kanya. Maaaring wala pa rin ito sa katinuan nito. At baka kung anong gawin nito sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Rose? Biglang hininto ni Rose ang sasakyan at pinababa niya si Hazel. Bumaba ka! Ano? Bakit, Rose? Bumaba ka sabi eh. Dahil sa takot ni Hazel, ay sinunod na lang niya ang utos ni Rose sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto ng sasakyan. Bigla namang pinaandar ni Rose ang sasakyan at itinulak si Hazel papalabas. Pagkatapos noon, ay nagising na lang siya na sina Carlo at Cindy na ang kasama niya. Pagkatapos magkwento ay niyakap ni Matthew na mahigpit ang asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na may kakambal ka pala? Natakot kasi ako na baka hindi mo matanggap na may kapatid akong na-confine sa mental institution. Hinawakan ni Matthew ang dalawang kamay ng asawa. Bakit mo naman naisip iyon? Hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Ngayon ay alam ko na. Salamat. Dahil hindi ka tumigil sa paniniwala na ako nga talaga si Hazel. Kahit na ilang beses pa kitang pinagtabuyan, ay hindi ka pa rin sumuko. Ginawa ko iyon dahil alam ng puso ko na ikaw ang aking asawa. Simula ngayon, ay wala nang Kyla o Rose na mananakit sa'yo. Hanggat nandito ako sa mundong ito, ay mananatili kang ligtas sa piling ko. Hinding-hindi kita pababayaan. Binigyan ng matamis na halik ni Matthew ang asawa. Kasabay noon, ang pagpatak ng luha sa mata ni Hazel. Ang luha na nagpapakita ng lubos na kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang istorya ng Who Are You? Sana po ay muli ninyong subaybayan ang mga susunod ko pang kwento. Maraming salamat po.